Pwede ko bang pakikwento sa amin, Sir Mark, yung buong pangyari? Eh, nung sinabukan po itong anak ko, sir, nung una po, sinagamot nila. Eh, ngayon po, sir, hindi na po nila pinapagamot eh. Lagay po ng sobrang tinunaw doon sa lagayan, sumabog. Eh, naapiktuhan po yung dalawang mata, napasukan po talaga ng aluminum eh. Dati ro po, tumutulong po yung inyong kumpanya dito po kay Mark. Pero ngayon daw po, bumitaw na. Bakit, ma'am? Okay. Eh, nung nakausap na po siya ng boss namin, ang hinihingi niya naman po ngayon ay 2 million. Ngayon, ang inano po sa kanya ng boss namin ay 50,000. Hindi ako nakikialam sa arigluan, sa mga pera, sa tawaran. Pero ma'am, 50,000 tapos all in na, bahala na siya magpa-opera sa kanya mata or sa mga susunod na gamutan para namang atang kabastusan yan. Kasi yung estado niya ngayon, hindi niya maimulat yung kanyang mata at hindi natin alam kung magkano pang gagastusin sa mga susunod na follow-up basis niya sa doktor. Opo, alam ko naman po yun, diba, sir. Ma? And then baka mamaya, who knows, forever na siyang hindi makakita, tapos 50,000 lang. Grabe naman yan. Yun nga po, sunog na sunog. So talaga, ang ginawa lang po namin noon, initially, sabi ko po dun sa kumpanya, it's a series of surgery kung masusurvive nung mata yung injury. And ang una po namin ginawa is pinaghiwalay-hiwalay namin yung dikit-dikit na sunog na ano. And unfortunately, hindi siya masyado nagpa-follow up eh. So kung itatanong mo sa akin, I think ang magiging level niya will be a permanent complete kasi parehong mata. Permanent complete, ibig sabihin bulag na po siya forever? I think so po. So ano lang po ito, Doc, yung mga follow-up niya para saan na lang? Titingnan lang po natin kung yung natitirang liwanag doon sa kapila ma-retain. Otherwise, yun na lang po. Tatay Mar. Ano po, sir? Sa Webes po, pupunta tayo kay Doc Bong. Opo. Para alamin kung ano ba talaga ang pinaka-sitwasyon. Opo, sir. Kapag sinabi po na wala ng pag-asa, then ang una natin puntahan is ECC, para yung ECC agad-agad i-process po yung permanent disability benefit. Opo. At yung sa SSS. And then pupuntahan po natin yung kumpanya. Okay. So ngayon, Mark at Tatay Mar, may mga pupuntahan po tayo ngayong araw na to kung ano ba yung mga dapat gawin, ano ba yung dapat tingnan sa kanya. So ngayon ba, Tatay, Tatay Mar, kamusta na po ba si Mar? Ano na po bang nangyari, update po sa kanya? Yung sinabi po kasi ng doktor nung dinala namin kahapon, ma'am, talagang wala na daw po talaga eh. Totally na po daw yung lililinisin na lang daw po eh. Pero syempre, sabi pa rin naman po ni Sir Bong, eh mas maganda kung magpa-second, third opinion tayo. Ayun po yung gagawin natin ngayon. Mas maganda para iba't iba pong doktor yung titingin po sa kanya. Ano po? Okay, so tara na po. Ngayon, kasama natin ngayong araw si Dr. Roberto Luis Franco, MD, ang ating resident physician, ang ophthalmologist na si Dr. Hernando Cruz. Dito yan sa Our Lady of Fatima Medical Center. Doc, sa kanina po, nagkaroon po tayo ng assessment kay Mark dahil syempre pinagbabawal yung footage sa loob ng ating ospital. Ano po yung ating assessment kay Mark? Well, actually po, nakita na po namin si Mark po since ano pa po, no, September. Tapos nag-follow up po siya sa amin since nung December. Yung current standing po namin na plan po with Mark, as you can see po, no, yung left eye po nakakakita po ng ilaw. Ang plano po sana namin is o-operahan po siya ulit. I-release po namin yung mga balat na nagdikit-dikit po doon sa loob ng mata. Sa kanan naman po, nakakakita pa po siya. Ang problema po, yung crystal po sa harap ng mata, which is yung cornea, eh butas na po. Yung ano po, kanan most probably hindi na po natin masasalvage, no? Yung left po, hopefully, no, maging better po yung nakikita po niya sa light projection. Sana po makaangat tayo kahit ano. Kahit kamay po na gumagalaw, makita po niya. Dok, may siyempre may mga nagtatanong din ano sa ating mga netizens. Possible kaya yung tinatawag nilang transplant o hindi po applicable yun kay Mark, sa case ni Mark? Actually po, no, yung nangyari po kasi kay Mark, yung chemical injury po niya, no, pumasok na po kasi sa loob ng mata, no? Kung itatransplant po natin siya, kailangan ano po eh, okay po yung mga several factors na within his eyeball. Kaso po, mukha pong ano po, no, talaga pong na nag-degenerate na po yung from the chemical injury po, yung sa right eye po eh. Kaya most probably hindi po siya magbe-benefit doon sa surgery na po yun.
Yung tatanong ko lang sana, Doc, kung yung uoperahan siya ulit ba? Opo, sir. Yun po sana yung gusto po namin para matulungan po namin si Mark po, no? Kung may tanong po kayo tungkol sa gastusin po, no? Ang sabi po sa akin ni Dr. Hernando Cruz, pwede po namin i-enroll si Mark sa foundation po ng Fatima po para matulungan din po kayo sa mga gastusin po ninyo. Ayun, ang maganda, Tatay, ha? Good news, dahil kahit pa natutulong ating Fatima para hindi ganun kalaki yung mga gagastusin. Pero Doc, dito po sa tansya po natin, most likely lang na magagastos ng side nila. Magkano po kaya? So, if under po kayo ng Fatima Foundation po, no, usually po, yung mga ginagawa pong ano po, laboratorio, clearance po, usually ganyan, may anesthesia po yan. Gastos po nila is 50% off po sa mga current prices po ng sa hospital po. Siguro, gastos-wise, estimate lang po ito, hindi po ito yung accurate po talaga. No? Siguro, nasa ano lang po, less than 10,000 po. Ganun lang po. Ayun, maraming salamat po. Siyempre, paparating din natin yun kay Doc Bong. Ano po. So ngayon, naririnig naman po ni Mark yan na may pag-asa pa yung kanyang left eye. Hopefully po, sana po, mag-improve po sa current nakikita po niya. Hindi po kami nangangako na kagaya po nating ng normal na tao na makakakita po talaga ng ano po, no? 100%, oo. Pero ang gusto po namin is yung quality of life po, no? Better sa nakikita po niya ngayon, pero hindi po kami talaga nangangako, sir, na kasi sa ganyang kaso po talaga, no, na nagdikit-dikit na po, no, yung mga iba't ibang parte sa mata. Eh, yun nga po. Doc, tungkol naman po sa mga gamutan ni Mark, tutulungan naman namin siya. At syempre sa agency niya na balak din po nga magbigay, kung sakaling company, kung sakaling talaga magbibigay. Eh, ano man po yung mga kailangan niyang gamin, inumin? May mga ointment po ba na kailangang bilhin para sa kanya? Ay, meron naman po. Pero yun po ay ano po, pagkatapos na po ng opera po. Okay. So as of the moment po, wala mo nang gagawin? Wala pa po. So Doc, ayan, pumunta na po tayo sa usapang operation. Kailan po kaya kami pwede naming mailapit si Mark para ma-operahan siya sa inyo? May papagawa po muna kami mga laboratorio. Kapag okay naman po, cleared naman po siya, pwede na po kagad yun once na ano, na cleared po siya for the operation. So syempre, kailangan din po may ano, RT-PCR po for the COVID po. Okay, maraming salamat po, Doc. At least, kahit papano, nalinawan naman itong family, lalong-lalo na si tatay na talaga namang simula't simula ay talagang alaga at bantay na bantay sarado talaga dito kay Mark. At yun nga po, maasa po kami na makikipagtulungan po kami syempre sa inyo, kaya Dr. Hernando Cruz, ating Fatima Medical Center, para puspusan po yung pagpapagamot ni Mark. Maasikaso po natin lahat. Okay, maraming salamat po, Doc. Maraming salamat din po sa inyo. Ngayon, Tay, nakatapos lang natin sa ospital. At yun nga, nakausap naman natin ang ating resident physician para tungkol sa kalagayan nga po ni Mark. At yung advice po ni, syempre ni Doc, ay susundin natin yung proseso para pagpapalaboratories niya, lahat-lahat, para maoperahan si Mark. Ngayon, Tay, pwede niyo po ba kaming kwentuhan, kagaya nung nakwento niyo sa amin kanina, kung bakit po ba umabot sa point na ganito? Paano po nakapagtrabaho si Mark doon sa kanyang tinatrabahuhan? Kasi nung nakaraang December, ma'am, nagpaalam itong anak ko na uuwi ng probinsya, eh hindi ako natuloy. Napasama po doon sa pinsa niya doon sa kumpanya na yon. Minor de edad pa po siya na na-aksidento doon, ma'am. So tata, ito ay lingid sa kaalaman nyo na itong si Mark ay pumasok at nagtrabaho doon sa company. Hindi ko po alam, ma'am, kasi ang paalam sa akin uuwi, nalaman ko lang po yung pandemic na eh. Tay, ngayon, nalaman niyo po ba siya nung nangyari na yan sa kanya, yung insidente na yan? Nung pagka-aksidente, tinawagan ako ng pinsan ng pamangkin ko dito. Yun ang doon ko nalaman. Asan po kaya ang kanyang nanay? Nasa probinsya, ma'am eh. At sino po ang kasama niyo dito? Bakit po kayo andito sa Maynila? Eh, dati STN kami, ma'am, sa STN ako sa trabaho. Nung na-aksidente ito, kailangan ko nang makipag-share din na lang din sa kapatid ko kasi wala kailangan niya ng tirahan. Ano pong naging reaction niyo nung sinabi, in-inform kayo ng inyong kamag-anak na ito nga may nangyaring ganito? Yun nga, ma'am, parang hindi rin ako makapaniwala na nangyari. Pinuntahan ko doon, yun nga ang nakita ko na tad-tad ng sugat diyan, ma'am. Halos nun makilala, pati yung ulo, puro sunog. Pati,
Pati dito, lalaki ng sugat nun. Sigaling halos buong katawan. Natay, naikwento po ba sa inyo ng mga tatrabaho niya kung bakit nangyari? Ano pong nangyari sa kanya? Bakit ganun? Eh, naglagay daw doon ng sobrang tinunaw sa lagayan ng sobrang tinunaw na hindi na nabubuo. Doon sumabog po yun. Nakausap niyo po ba from that day yung company? Oh, nung pagpunta ko doon, kinahaponan pumunta rin yung sekretary. Yung usapan namin ng una, okay. Dahil sasagutin nga daw naman lahat nila at ipapagamot hanggang sa gumagaling. Eh nitong bandang huli, ayun lang ang sabi nila na hanggang doon na lang daw talaga sila eh. Tatay, itong si mother niya, mga kapatid niya na nandun sa Masbate, ano pong reaksyon nung nalaman nila na ganito na yung nangyari kay Mark sa kanila pong kapatid? Gusto nga ako pumunta ng nanay dito, ma'am, kaso mahirap din yung biyahe. Hindi na tuloy-tuloy papunta dito. So tatay, simula nung nangyari itong insidente, ano, kayo po yung talagang maalalay, nag-aalaga, mag-isa dito kaya Mark. Ano po kahirap para sa inyo na makita itong sitwasyon ng anak niyong ganito? Kailangan talagang alalayan dahil hindi ako makakakita eh. Sa lahat, kailangan alalayan sa lahat eh. Grabe yung nangyari din sa... Mami, para po sa inyo. Dahil kumbaga kayo po yung tumatayong nanay eh, ni Mark, dahil malayo siya sa kanyang tunay na ina. Gaano po pa kahirap para sa inyo na makita na itong inyong pamangkin ni naging ganito yung sitwasyon? Nung malaman ko, nung maanuhan ko po, ma'am, parang hindi ko matanggap na naging ganyan ang pamangkin ko. Ang bigat-bigat sa pakiramdam. Almost 18 years, tapos biglang mawala yung paningin niya. Eh, sa ngayon nakasama ko siya sa isang bahay. Ang hirap kasi lahat ng pagkain halos ibigay mo lahat sa kanya, halos hindi niya pa ho makita. Yun lang ang inaano ko na sana mabigyan lang ng karapat-dapat na serbisyo para sa kanya. Hirap. Pati pagligo, kain mo papunta sa banyo. Yun lang yung masasabi ko na sana maanuhan lang talaga ng maging makakita lang sana kung anong gusto ng papa, yun na lang din ang masusunod. Willing na rin ako kung anong gusto ng papa niya, di yun na rin ang karapat-dapat. Ma'am, kayo po ba? Siyempre, si Mark ay lalaki. Baka nahihiyang magkwento sa kanyang ama. Sa inyo po ba nagkakwento si Mark ng siyempre yung sitwasyon niya ngayon na nahihirapan siya? Sabi niya sa akin na pag kwan daw, parang sana nga daw gusto niya nang matulog ng tuluyan. Sabi ko, wag anak, wag kang bumigay. Kasi lagi ko nakakaot sa puyan. May inaano ko po siya, pinapalakas namin ng loob niya na sabi ko, wag ka lang mawala ng pag-asa kasi... Andiyan naman si Rafi Tolpo na handang tumulong sa kanya. Lalo na pag nagtatrabaho yung papa niya. Wala. Kami lang nagkakausap dito. Pag ganyan. Sana nga daw, sabi niya, tita, gusto ko na lang matulog ng tuluyan. Sabi ko, wag anak, wag kang mag-isip ng ganyan. Dito naman kami. Yun lang po. Yun lang, pinapalakas lang namin ang loob niya. So ayun tayo, nakausap ko rin po ang ACC natin. At anytime naman po, nakaantabay lang po sila sa kung kailan syempre yung i-apply po nating SSS kay Mark, pati yung kanyang AC. So sa ngayon po tayo, tuloy-tuloy pa rin naman yung pakikipag-usap sa atin ng agency. Ayun nga lang kasi hindi pa na sila nag-meet sa kung magkano talaga yung halagang ibibigay. Ano po? Kaya ngayon tayo, tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-uusap niya ng kanyang company. At ayun nga, kapag ka na-settle, nasa inyo po yan, desisyon niyo po yan. At kapag ayun niyo po talagang pumayag sa amount na ibibigay nila, pwede naman po namin kayong tulungan sampahan ng kaso sila. Hatay, basta iniintay lang po namin ang inyong pagsabi sa amin. Kasi kami lang naman po ay handang tumulong naman. Tulad nga po ng sinabi ni si Rafi, tutulong kami. Pero syempre, desisyon po ninyo. Okay, basta ang priority po natin ngayon, yung pagpapagapot po ni Mark, dahil nga may chance pa yung kanyang kaliwang mata na pinaliwanag naman sa atin kanina. Ano po? Sasabi ko lang po sa kumpanya na sana makipagtulungan din sila sa lahat ng pangailangan ni Mark. Yung nararapat din naman sana yung ibigay nila sa para ho kay Mark. Dahil sagutin po nyo talaga ito dahil nandyan ho sa loob ng kumpanya ho ninyo nangyari. Kaya sana hiling ko lang din na babayaran nyo lang ho ng tama. Sa nanay, Mark at sa kapatid, huwag lang silang mag-alala ng sobra dahil okay lang naman dito si Mark. Nasa akin siya at alaga ko naman. Gandang araw po si Rafi at kami po ni Mark ay labis na nagpapasalamat sa pagtulong po at pag-assist na malutas po yung problema namin sir. Yung in-offer po ng kumpanya na 500,000 pesos, nandito na po at hawak na po namin yung
pera. Yung hinihintay na lang po namin, sir, yung confirmation ng ECC. Napakalaking tulong po ang sa amin na nakalapit po kami sa programa niyo, Sir Rafi. Sana po marami pa kayong matulungan na kagaya po namin. Maraming maraming salamat po sa lahat at God bless po sa programa ng Idol in Action. More power po, Sir Rafi. Thank you po. Salamat sa iyo, Idol Rafi. Tulpo, ikay sandalat ang mga inaapit.